Alright mga amigos, formal lang nagsampa ng reklamo sa WBA o World Boxing Association ang promoter ng Queensberry Promotions na si Frank Warren. Ito ay humihiling na gawing no contest ang resulta ng sagupaang Unified World Heavyweight Champion Alexander Usyk at Dynamite Daniel Lubuan noong August 26. Ito po ang maiksing bahagi lamang ng nakapaloob sa reklamo. Approximately 20 seconds into the fifth round, Mr. Dubois landed a body blow that dropped and severely hurt Mr. Usyk and seemingly crowned Mr. Dubois the heavyweight champion. However, the blow was incorrectly adjudicated as low by Mr. Pabon. Instead of being knocked out, Mr. Usyk was given a substantial recovery period which allowed him to regain his strength and continue the bout without impediment. So yan po mga amigos yung maiksing bahagi lamang ng nakapaloob na reklamo. Matatandaang noong August 26 na balot ng kontrobersiya ang nasabing laban sapagkat isang suntok sa beltline ni Alexander Usyk ay tinawagan ng low blow ni referee Luis Pabon at binigyan ng 5 minutes break si Alexander Usyk na tila naging dahilan upang makarecover ng gusto sa laban si Alexander Usyk at nagawang ETKO si Daniel Dubois sa ikasyam na round ng laban. Mainit na pinagtalunan sa social media kung low blow ba talaga o hindi ang suntok ni Daniel Dubois. Pero isang Hall of Fame referee ang nagsasabing clean punch ang pinakawalan na suntok ni Daniel Dubois. At yun nga po ay walang iba kundi ang pamosong referee na si Joe Cortez. Ang tanong mga amigos, ma-reverse kaya ang resulta? Ayon kasi sa naging panayam kay Joe Cortez sa Fight Hub TV, sa kanyang experience, malabo daw na mabago pa yung resulta. Ang tanging solusyon daw na nakikita niya rito ay mag-rematch na lamang si Alexander Usyk at Daniel Dubois. Sa iba pang balita mga amigos, matapos nga pong i-activate ni former Unified World Welterweight Champion Errol "The Truth" Spence ang rematch clause versus Terence Crawford, sinasabing posible ngayong Disyembre bago magtapos ang taon magaganap ang rematch. Tanong ng karamihan, may pag-asa ba talagang manalo sa rematch itong si Errol "The Truth" Spence? Paniniwala ng ilan may malaking pagbabagong magaganap sapagkat ang bulong-bulungan po ngayon mga amigos. Paniniwala ng ilan malaki ang tsansa ni Errol Spence manalo sa rematch dahil bukod daw po sa hindi na masyadong majejeta o mapipiga si Errol Spence tulad ng nangyari sa welterweight division. Ang bulong-bulungan po ngayon mga amigos, sinibak na raw po ni Errol Spence ang kanyang trainer na si Derrick James. Tapos na-aresto ang trainer ni Terence "Bud" Crawford na si Brian "Bomac" McIntyre kamakailan. Kaya't sinasabing malaking dagok ito para kay Terence Crawford ang lumaban nang wala ang kanyang longtime trainer na si Bomac McIntyre habang posible namang mag-improve si Errol Spence. So Errol Spence Jr. minus Derrick James and Terence "Bud" Crawford minus Bomac McIntyre. Yan daw po ang malaking pagbabago sa rematch. Alasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sabayan